Yun. Yun, 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 yun. So guys, ito yung video natin na itinuloy nating video. So ito yung repack pa rin nun, no, na binili natin. So ito guys, kitang-kita naman, Kobe Bryant. So let's go. Tingnan na natin. Kamusta na ang mga cards nyo guys? Sana naman okay yan. Sana naman okay ang inyong mga cards guys. Ang dami ko pa ding nakikita talaga guys na ano, no? Yung talagang naghahanap sila ng mga cards na hindi applicable sa kanila mga budget guys. So sana naman kung hindi abot ng inyong budget yung cards, huwag nyo nang ipilit. Huwag nyo ikatwira na overpriced, kasi magiging overpriced lang siguro yan kung meron siyang damage or dimples or kung ano man na issue sa cards. Siguro tapos ang price niya is actual price pa rin from market. So kung wala namang issue, wag naman siya na natin i-take note na overpriced. Parang nakaka-ano lang, di ba? Parang ang ano lang sa mata na paano overpriced? Wala namang overpriced siguro sa ganun na from base lang naman yun sa market ng cards. So kung hindi din naman masusunod yun, ba't pa, di ba, ba't pa nagtayo ng ganyang company? So ako naman, syempre tayo naman din, hobby lang din naman talaga to. Kaya lang guys, syempre yung demand ba ng cards, di ba, kaya nga nagmamahal yun eh, kasi sa demand ng cards. So kung yung demand ng cards eh maraming naghahanap, mataas yung demand, but malamang mataas din ang price niyan guys. So huwag nating sabihin na overpriced. So stop using this kind of words, lalo na once na naghahanap kayo ng cards. Siguro sa mga newbie lalo, no. Ako naging newbie rin naman ako, naging beginners din ako. Actually newbie pa rin nga ako hanggang ngayon eh, kasi wala rin naman akong cards na ano, di ba? Kaya lang, yun nga lang, habang sa tumatagal, syempre nagse-search ako from internet or sa YouTube. May, pwede rin minsan sa mga Google yan, nagsesearch siya, oh inaalam ko yung ano, yung baga, yung history ng mga cards. So kung paano tayo magsimula ng hobby natin, kung ano yung dapat natin gawin, kung saan tayo pwedeng kumuha ng mga cards. So sinearch ko yan guys, at kung saan din natin makikita yung real price ng mga bawat cards na gusto nating makuha. Actually meron talaga mga Pilipino na mga Pinoy collector cards na talaga mababa yung presyo nila. So thankful na lang tayo dun guys. So ngayon kung sila nagbaba sila ng price, hindi naman lahat ng ano ng Pilipino collector ng cards is magbababa na rin ng price. Kasi yung iba diyan nagbabawas lang, kaya ganun na yung price nila, kasi nagbabawas na lang sila, nag-unloaded na lang sila ng mga cards nila para sa mga panibagong bibiling pa nila na ulit na card. So kung nakita nyo na low price lang yung binigay niya, either nagbabawas na siya ng cards or yung cards na yun is merong issue. Ganun lang naman yan guys. So wag naman sana nating masyadong masanay sa mababang presyo ng cards guys. Kasi kung ano yung actual price sana ng market, sa market medyo bababa naman talaga. Hindi naman, meron naman talaga mga collector, yung mga NBA, mga collector naman talaga. Talagang pagka-single nila yan, mababa naman talaga, 'di ba? Pero 'wag naman yung sobrang baba na halos yung presyo ng card 2,000 tapos ang presyo mo 300, 200, 500. Edi 'wag ka na lang kumuha ng cards, guys. 'Wag na lang ganun. 'Wag niyo na lang ipilit pag ganun, guys. So, let's go. I-check na muna natin 'to, guys, no. Kobe Bryant, syempre, Elite. Hindi ko na siya ilalabas sa top loader guys, baka masira eh. Medyo sensitive na itong mga cards na ito guys. At syempre, Ovation, Kobe Bryant pa rin, upper deck. Ang ganda guys. ang sarap sa feelings na meron kang ganitong cards. Although meron siyang damage sa dulo, pero okay na din. Ayan o. So, eto guys, no, Kobe Bryant natin, lagay natin dyan. Upper deck, tsaka Elite.
Parang may madaming lightsabers ah. So ito number 29, meron pang number 29 ah. So let's go guys, ito ang tingnan natin yung mga kung may parallel ba dito sa mga to. Una syempre Andre Iguodala ng NBA Hoops. Derrick Jones Jr. Donruss Miami Heat guys. So ayos. Goran Dragic. Ayan. Uy. Dalawa pala to. So check natin yung isa. Ito lang. Ayun. Kaya ako kinuha to dahil dito guys. Precious Achiuwa. Kasi rated rookie guys. O, may card kasi ako nito. Court King. So sabi ko dagdagan ko nga. E dinagdagan ko. Kinuha ko yan. Tsaka din dito dahil dito. Kay Jimmy Butler. Miami Heat. Precious Achiuwa. Ayan. Rookie card. Diba? Kitang-kita naman yung ganda. Oops. So ito. Goran Dragic. Derrick Jones Jr. Miami Heat at Jay Crowder. So ito guys ang Miami Heat. So tingnan natin ito. Sino yung chip? Ito guys, bala ko kasi yung isang ano ko, yung isang album ko, pupunuin ko na siya ng puro rookie lang. Rookie card lang siya, rated rookie. Ayan, kaya bumibili ako ng mga cards na merong rookie pa. Siyempre, isang murang halaga lang. So, yan guys. Ito naman is Kemba Walker. Puro Kemba Walker lang to guys. Okay guys. Panalo. So, Kemba Walker. Lights, camera, action guys. NBA Hoops. Diba? Ayos. Kemba Walker pa rin syempre. Dominance Kemba Walker. Court King Kemba Walker. Syempre ang maangas Donruss Laser. Ito, angas na ito eh. Ay, nagustuhan ko rin ito eh. Ayan, Kemba Walker. Contenders Green Parallel Prism Kemba Walker. Kemba Walker again. Diba? Meron pang Terrence Ross na diba? Ayos ah, Orlando Magic. So guys, eto, eto ang ating mga cards no. Tingnan natin to. Ito maganda rito eh. Ito Kemba Walker na Parallel guys. Diba? Insert siya, tsaka Parallel. So, ayos guys. Tapos, dalawang rookie ni Precious Achiuwa. At, syempre, ang dalawang cards ng Legend. Diba? Rest in peace, Kobe. I hope you are be happy right now. And thank you very much for your inspiration game in NBA. So ayan guys ang ating idol si Mr. Kobe Bryant the Black Mamba. So yun guys no, ito na ang ating mga card reopening kasi nagbukas na tayo. So card reopening, thank you very much guys. Sa susunod na video ulit guys, i-check ulit natin ang ating mga cards na binili pa. Di pa natin siya nabubuksan lahat. So thank you very much guys. What's up?